Ano pa nga ba ang sisira sa bakal, kundi ang sarili nitong kalawang? At kailanman ay hinding-hindi mananatili ang sambahayang nagkakawatak-watak. Kapangyarihan nga ba? Prinsipyo? O pansariling interes? Alin kaya sa mga yan ang naguudyok sa tao para pasukin ang armadong pakikibaka? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang pinamunuan ang kanyang hukbo laban sa mga kalaban ng bayan. Laban sa gobyernong sinasabi nilang siyang nagpapahirap sa bayan. Ngunit sa panumparaan magtatagumpay ang kanilang pakikibaka kung sila-sila mismo ang nagkakagulo sa kanilang hanay? Ano pat sila-sila na rin ang nagpapatayan sa loob ng kilusan? Ang kwento ng pakikibaka at pagbagsak sa sariling mga kamay ng kakampi ni Cesario Manarang o yung tinaguriang Kumander Alibasbas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Cesario Manarang ay nakilala ng lahat sa bansag na Kumander Alibasbas. Siya ay tubong Concepcion sa Tarlac at isa sa mga orihinal na kasapi nang itatag ang Hukbalahap noong taong 1942 sa pamumuno ni Kaluis Tarok. Nabuo ang Hukbalahap dahil na rin sa banta ng digmaan upang may pagtanggol ang ating bayan at isinantabi muna nila ang hidwaan sa gobyerno upang makipag-isa at lumaban sa isang kaaway. Bagamat natalo ang hukbo ng Pilipinas at Amerikano, nanatili namang lumalaban ang Hukbalahap guerrillas na siyang naging daan para hindi tuluyang masakop ang ating bayan. Isa si Kumander Alibasbas sa nakipaglaban sa mga Hapon at marami silang napalayang bayan mula sa kamay ng mga mananakop bago pa man dumating ang malaking pwersa ni MacArthur upang tuluyang bawiin ang Pilipinas. Ngunit sa pagtatapos ng digmaan, hindi kinilala ng gobyernong Pilipinas at Amerikano ang kagitingang ginawa ng mga Hukbalahap guerrillas na ito. Sa halip, dinisarmahan pa sila at pinagdadakip ang karamihan sa mga miyembro. Kasabay ng mga reforma, sa lupang ipinaglalaban nila, tas nasundan pa ng hindi pagkilala sa kanila bilang mga armadong grupo at itinuring pangkalaban ng bayan, taong 1946 na magsimula ang Huk Rebellion. Nakipaglaban sila sa gobyerno at pagpasok ng dekada 50, kasagsagan ng pagpapalakas ng kanilang puwersa, kung saan nagawa pa nilang magkaroon ng sabayang pag-atake sa maraming mga probinsya sa Luzon. Dito na alarma ang Pilipinas at Amerika dahil sa unang pagkakataon, dumampi sa kanilang isip na ganun pala kalakas ang mga rebeldeng Hok na ito at kayang-kaya nilang magpatalsik ng gobyerno at magtayo ng sarili nila. Buti na lang merong isang Ramon Magsaysay na siyang nagsalba ng lahat. Pinangunahan niya ang mga operasyon laban sa mga rebelde na noon ay nakilala na bilang Hukbong Mapagpalayang Bayan o HMB. Nagawa niyang makuha ang simpatya ng mga Hok na ito matapos mahuli ang kanilang mga leader hanggang sa mapasuko na rin ang supremo nilang si Kaluis Tarok noong taong 1954. At ito na nga ang naging hudyat ng pagtatapos ng Hok Rebellion para sa mga nagnanais magbagong buhay at magbalik-loob sa gobyerno. Ngunit hindi para sa lahat. Dahil sa pagsuko ni Kaluis Tarok, pinalitan siya ni Pedro Tarok bilang pinakasupremo. Sinundan ito ni Faustino del Mundo alias Commander Sumulong bilang pangalawang mataas na pinuno at si Cesario Manarang alias Commander Alibasbas bilang pangatlong pinuno naman. Simula noong mga panahong sila na ang may hawak sa kilusan ng HMB, nagsimula na rin itong bumagsak at maligaw ng landas dahil sila-sila na rin mismo sa loob ang hindi nagkakaisa sa mga opinyon, sa mga prinsipyo na dapat ipaglaban, sa mga batas na dapat pinaiiral, at sa marami pang mga bagay na kailangan nilang tuparin sa loob ng kilusan. Umiral ang matinding hindi pagkakaunawaan, lalo na ni na Kumander Alibasbas at Kumander Sumulong. Hindi sila magkasundo sa maraming mga bagay
at naging magkasulungat sa lahat ang kanilang mga ginagawa. Naging magkakompetensya sila at kalaunan ay naging magkaaway, bagamat kapwa sila miyembro ng HMB. Si Commander Alibasbas na siyang pinuno ng Military Committee ng Kilusan ay kinikilalang lokal na Robin Hood sa buong Central Luzon, lalo na sa Pampanga at sa Tarlac. Mas malapit sila sa tao higit kanino man dahil hindi sila nang uumit ng kabuhayan ng mga ito. Hindi sila nang hihingi at tinatanggap lang nila kung anong ipinagkakaloob sa kanila ng mga tao, kung anong bukas sa loob nila. Kinukuhanan nila ang mga mayayaman at ibinabahagi sa mahihirap. Pagkakapantay-pantay sa lahat ang pinaglalaban ng grupo niya. Samantalang si Commander Simulong, na pinuno naman ng Finance Committee, ay kasalungat sa mga prinsipyong ipinaglalaban ni Commander Alibasbas. Dahil sa tindi ng kanilang alitan, naging target pa ng liquidation squad ni Commander Simulong na tinawag na Beatles ang grupo ni Commander Alibasbas. At dumating pa sa puntong magkaiba sila ng presidenteng sinuportahan, kung saan suportado ni Commander Alibasbas ang re-election ni Presidente Diosdado Macapagal at ang Philippine Army na hawak niya. Samantalang suportado naman ni Commander Simulong si Pangulong Marcos at ang Philippine Constabulary naman na hawak niya. Ito ang naging dahilan ng tuluyang pagkakahati ng HMB sa dalawang grupo. At ito nga ay ang grupo ni Commander Alibasbas at ni Commander Simulong. Pero ganun paman, sa kabilang bahagi ng kanilang pagkatao, maliban sa mga kalabang grupo, silang lahat ay mga wanted pa rin sa batas at kalaban ng gobyerno. Si Commander Alibasbas ay may patong sa ulo na 20,000 piso sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon o makakapatay sa kanya. Ganun din si Commander Simulong. Buwan ng Nobyembre taong 1965, pumasok na rin bilang hook si Roberto Manarang na nakilala naman bilang si Commander Berting. Isa siya sa tatlong anak ni Commander Alibasbas na lahat ay pumasok na sa hook. Ang dalawa pa ay si Buenvenido Manarang alias Commander Ben, si Abelino Manarang alias Commander Billy at asawa nito na si Mamita, at si Commander Nelson na apo naman ni Commander Alibasbas. Silang lahat ay nakapasok sa loob ng Kilusan at lahat ay naging commander kaagad sa loob lang ng sandaling panahon. Bagay na pinuna naman ng iba pa nilang mga kasama. At ang ikinasama pa ng loob lalo ng iba pang mga rebelde ay nang ang pinakahuling anak ni Commander Alibasbas na si Commander Berting ay ginawa na rin niyang commander sa loob lamang ng 3 buwan. Na di hamak naman na mas marami pang nauna kaysa sa kanya. At isa pa, tatatlo pa lang ang napapatay nito noong mga panahong yun para maging isang commander kaagad. Bagay na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa grupo ni Commander Alibasbas at ng kanyang mga kasamahan. Samantalang noong mga panahong ding yun, sa pangungunan ni Colonel Rafael M. Ileto ng 1st Zone ng Philippine Constabulary, binuo nila ang Task Force Tamaraw na ang misyon ay tugisin ang grupo ni Commander Alibasbas. Ang Task Force Tamaraw ay pinamumunuan naman ni Colonel Pelisardo Tanabe. At sa kanilang patuloy na pagtugis sa grupo ni Commander Alibasbas, nagawa nilang pasukuin sina Commander Ben at Miguel Manapsal na mga bahagi naman ng personal bodyguard ni Commander Alibasbas. Dinala sila at ikinulong sa PC Headquarters sa Concepcion sa Tarlac. Pero pagkalipas lang ng ilang araw, pinalaya na rin ang dalawang ito na noon palang mga panahong yun ay nakipagtulungan na sa mga konstabulary upang pasukuin si Commander Alibasbas. Naging espiya sila ng gobyerno sa loob ng Kilusan. Kasama ang 10 iba pa na kagaya ng dalawa ay bahagi rin ng personal na alalay ni Commander Alibasbas. Ikadalawa ng Pebrero ng gabi taong 1966, tinipon ni Commander Alibasbas sa kanyang bahay ang kanyang mga pinuno at iba pa nilang mga kasama sa Sitio Almendras sa Barangay San Bartolome sa Concepcion sa Tarlac upang pag-usapan at solusyonan ang mga suliraning lumalabas sa kanilang pangkat, kasama sa pagpupulong ang mga kapamilya niya na pawang mga commander at iba pang matataas na pinuno. Nandito rin ang dalawang espiya at iba pa na mga alalay din ng commander.
marami silang napag-usapan sa isyu na kailangan pagkukulan ng atensyon. At kasama na nga dito ang isyu ng mga anak ni Commander Alibasbas na lahat ay ginawa niyang puro commander. Pinag-usapan din nila ang kanilang relasyon sa mga tao na sumusuporta sa kanila. Pero nang mauwi ang paksa ng pagpupulong sa usapin ng pagsuko, dito sila nagkaroon ng magkakaibang pananaw. Tumagal ang pag-uusap nila sa isyong ito dahil ang nais ni Commander Ben at Manapsal ay sumuko na kaagad sila sa lalong madaling panahon na siya talagang misyon nila nang pakawalan sila ng konstabulary. Sinuportahan sila ng 10 iba pa. Samantalang tinutulan naman nito ni Commander Alibasbas at ng kanyang mga kasama dahil ang nais naman nila ay palipasin muna ang 5 o 6 na buwan bago sila tuluyang sumuko. Nagkahati-hati ang opinyon ng dalawang grupong ito sa pagpupulong at hindi sila nagkakasundo. Tumagal pa ang pagpupulong hanggang madaling araw hanggang sa makarinig na lang ng putukan ang mga mamamayan sa paligid ng Sitio Almendras. Nangyari ito dakong 1:20 na madaling araw at tumagal ng 35 minuto. Pagputok ng liwanag, bangkay na ng matagpuan sina Commander Alibasbas at ang kanyang 3 mga anak na mga commander. Ang kanyang manugang, ang kanyang isang pamangkin at apo, kasama na ang ilang pang leader na nakilalang si Commander Paki, Commander Nelson, Commander Amor at isang nakilalang Big Boy. Pinagbabaril na pala sila ng 12 hook na lahat ay kasapi ng personal na bodyguard ni Commander Alibasbas. At ang kanyang buhay ay nagwakas sa kamay ng kanyang mga kasama. Samantalang sa pagkawala ni Commander Alibasbas, tuluyan ang nakuha ni Commander Sumulong ang buong kontrol sa mga hook. Ginawa niyang mafia style ang pamamalakad dito, dahilan para kalabanin na rin siya ni Bernabe Buscaino na noon ay leader ng kanyang liquidation squad. Humiwalay na ito kay Commander Sumulong at itinatag ang New People's Army. Kaya't noong mga panahong yun, naging 4 na grupo na ang magkakalaban sa Central Luzon. Ang grupo ni Commander Sumulong, ang grupo ng mga loyalista ni Commander Alibasbas na napapunta naman sa ilalim ng pamumuno ni Mariano de Guzman alias Commander Diwa at ang New People's Army ni Bernabe Buscaino o si Commander Dante at ang lahat ng sangay ng gobyerno, militar, kapulisan, konstabulary at ang paglabas ng mga grupong ito ang siyang naging hudyat ng mas madugo pang bakbakan sa pagitan ng mga nasabing grupo. At yan ang ating tatalakayin sa hiwalay na kwento. Ano pa nga ba makakasira sa bakal kundi ang sarili nitong kalawang? Ikaw kaibigan, isa ka ba sa nangunguna para mapatibay pa ang pundasyon ng inyong nasimulan? O isa ka na rin sa mga anay na higit pa sa kalawang konsumira sa lipon ng kinain na ng masamang sistema? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!